At tayo po kinamahal, kaya tuloy-tuloy na po sa managawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang ebanghelyong kaligtasan na dadalhin ng ating minamahal na mga aral. At ang lahat ng mahal ay aming inahanyang tumayo bilang pagbigay galang sa dakilang ebanghelyong kaligtasan na dadalhin papangaral ng ating minamahal na mga aral, ng ating beloved preacher, beloved brother Gil Cruz. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Bob De Luna. At tayo po muna ay magkaisa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Opo, dakilang mapagpalang ang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa po ng dalangin ng tanging nalangisan, aming minamati na gano'n, Pastor Evangelista Will Almeda, and the Prophet of God, misa pa kaming nagpupuri, nagkapasalamat sa bawat yugto na aming banal gawa, pinagpalat nilang isan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan. Patuloy kayo na sa amin sa tutuwi na, O Diyos. Subalit bago po yan, isa pa kami buong pagpapakumaba. Imihin ang kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng gawa namin pagkukulang, pagkakamali, pagsalansan sa mga kalooban. Patawaran mong bawat sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig. Daloy ng spiritual, pala simpleng kapanaanam, intindihan, inibig ng mga baguhan, mga bisita, matatihan, maging sa lahat ng aming beloved webcast viewers. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway. Damas of hindas at dansa ng belief, cast out from them and bind the power of darkness. And all Lord, as we pray, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ating pinakamamahal po sa Kristo. At unagit sa lahat, ako ba nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdalit, pagsamba sa ating pinakamamahal po sa Kristo na pinagbubuklan ng mga pagkapala. And I give the whole honor and respect to our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Will Almeda, the end time love of God. We love so much from our pastor. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable son, Pastor Linus Almeda, blood mama dear. And greetings as well to all the beloved children, the whole Almeda family, sa lahat po na ating minamating inibig ng mga kapatid, mga kapamanggawa, sa lahat po na ating inibig ng mga bisita na dito po ngayon, maging sa lahat po na ating beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa kalamang anak, beloved Mr. Willie James Almeda Jr., beloved Pops, beloved Tini, sa mga anak, at sa lahat po na ating inibig ng mga kapatiran sa iba't ibang ng mundo na kung saan nakaantabi sa ating live streaming. Magandang hapon po at welcome to the Royal Family of God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mga iniibig, bilang tayo mga anak ng Diyos na naglilingkod sa ating pinakamamahal po sa Kristo, tayo po ba ay nasisihan o nakukontento sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay? Sapagkat ang ilan na di nakukontento, nasisihan sa paglilingkod sa mabait na Diyos, sila po ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at nangalulubog sa kapahamakan at kamatayan at nangawala sa pananampalataya. Kaya, ang sabi nga po ni Apostol Pablo, kapag ibasa na lang po dito sa Philippians chapter 4, verse 11, kanila man po. In the book of Philippians chapter 4, verse 11. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 11. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Ang mahal na paano magpala sa kanyang banal na salita. So, ibig sabihin, Apostol Pablo, mga inibig ko, na anumang uri ng kanyang kinilalagyang buhay, siya po ay mayroong kasiyahan o may kakontentuhan. Marunong siyang magpakababa at marunong din siyang magpakasagana sa bawat bagay. At sa lahat ay natutunan po niya ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kaginhawahan, maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan o kahirapan. Ibig sabihin ni Apostol Pablo, mainibig ko na siya ay manunong siyang magtiis sa lahat ng uri ng pamumuhay, mainibig ko.
at tayo bilang mga anak ng Diyos, ito po ba'y ating nagawa bilang tayo mga Kristiyano? Kaya nga ang tanong eh, saan at bakit kinakailangan tayong masihan o makontento? Sa pangangailangan, may inibig ko ay dapat tayong masihan o makontento kung ano man po ang pinagkaloob sa atin o binigay sa atin na mabait na Diyos sa buhay, yan po ay ating pumpasalamatan. Ang lahat magsabing praise the Lord. Kaya kung ating mababasa dito po sa 1 Timothy chapter 6, verses 6 up to 7, kaya nilaman po. First book of Timothy chapter 6, verses 6 to 7. But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa Unang Timoteo kapitulo 6 ang talata bersikulo 6 at 7. Datapwat ang kabanalan ay may kasiyahan sa ay malaking kapakinabangan sapagkat wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. So yung tanong ko kanina, may inibig ko, saan at bakit kinakailangan tayong masiyahan o makontento, mga inibig ko? Sa pangangailangan, dapat tayong masiyahan kung ano man po yung pinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hindi dito pinag-uusapan, mga inibig ko, anuman ang klase ng panahon ng ating kinalalagyan. Sa mga napakinggan natin patutuo kanina, mga inibig ko, dahil sa kanilang paglakad na matuwid at isinagawang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, dumating man itong pandemic hanggang sa mga panahon na ito, may inibig ko na kung saan ang mga tao ay nanghintakutan, nangabalisa, sapagkat hindi nila alam kung saan sila kukuha ng kanilang mga pangailangan, may inibig ko. At mga iba naman, meron ng mga nakuha pero wala pa rin kasiyahan, wala pa rin contentment, nandun pa rin na pumipila pa rin, may inibig. O, ganyan ang tao, may inibig ko, pag walang Espiritu ng Diyos. Subalit sa mga tunay na anak ng Diyos na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan hindi po tayo maasa doon sa mga ayuda, kundi ang inaasahan natin lagi ay ang mga pagkapalang nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ebasyon, praise the Lord! Sana pakinggan natin patutuo kanina, mga inibig ko, nang sila po'y wala pa rito, nandung garaming kahirapan nila at dumating pa yung panahon na andun ang karamdaman, mabigat ang problema, mga inibig ko, karamdaman na naging butot balat na lamang siya, halos mamatay na siya. Subalit na sila po'y magtiwala at sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, nakamtan niya yung kagalingan, may inibig ko, kahit sa ganitong panahon ng pandemic, may inibig ko ay isinuplay ng mga lapanon ng kanilang mga Panginoon, kaya naman hindi sila pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko sa ating nabasa, wala po tayong sabi dito, sa dapat natapuat ang kabanalan na may kasiyahan ay may malaking kapakinabangan. Sapagkat wala tayong dinalang anumang sa sanlibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. So, ibig sabihin, may inibig ko, wala po talaga tayong pag-aari sa sanglibutang ito, may inibig ko. Lahat ng ating nakikita sa sanglibutang ito ay pansamantala lamang, may inibig ko. Wala tayong talagang pag-aari, may inibig. Kahit sabihin mo pa na sa iyo lahat ng mga bagay na yan, mga material na mga bagay na nasa iyo, ang kayamanan, may inibig ko, subalit yan po ay talaga mawawala rin, hindi mawawala rin kabuluhan niyan. Sapagkat ang sabi mismo sa Hope 1:21, sapagkat ang sabi ng Biblia, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang mag-aalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. So napakaliwanag, ang ating dakilang Diyos po ang nagbibigay ng lahat ng mga pagpapala na ating nakakamtan. Kahit anong galing mo, kahit ano bang talento mo, kahit skilled ka man, mainibig ko, ang lahat ng mga bagay na natin nakamta, ito po'y nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At siya rin ang nag-aalis nito, mainibig ko. Kaya nga, mainibig, lahat ng mga bagay na ibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, ito po'y ating laging pagsalamatan, maging ito man po ay mga pagsubok. Hindi pag dumarating na sa atin ang mga pagsubok, mainibig ko ay parang nakakalimutan natin yung ginawa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nawawala yung ating sigla, yung ating kasiyahan, mga inibig ko. Kundi bagkos ay maging sa pagsubok, kinakailangan at ating pong paglingkuran, papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. And modesty aside, ating dearly beloved parents in the Lord, mga inibig,
for the past how many years na kung saan ay kanilang binata, nagsakripisyo sila ng grabing sakripisyo, mga paghihirap, mga inibig ko, sapagkat talaga naman pong nagsimulang gawain ito na talaga naman pong hindi po ganito kadami, mga inibig ko. Para sa ating inibig ng mga baguhan, ito po ay talagang pinunuan ng grabing sakripisyo, panalangin, pag-aayuno, mga iniibig ko, at isa tayo ngayon sa pinagpala ng ating mahal na Panginoon na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Everybody praise the Lord! Kaya tularan natin yung pananampalataya natin, dearly beloved person, the Lord, the whole and the family, mga iniibig ko. Panghawakan natin ating kaligtasan, ating pananampalataya. Makontento po tayo kung anuman po ang nasa sa ating mga tinatangkilik, mga inibig ko, sapagkat lahat ng bagay sa mundo ito, iiwan mo rin yan, mga inibig ko, pag tayo kinuha na ng ating mahal na Panginoon. Huwag natin tularan ang mga Israelita sa panahon ni Moises, walang kasiyahan, walang kakontentuhan sa kabila ng nakita nilang mga graming himala, puro pagmamaktol at pagreklamo. Kaya sa ilang palamang sila po ay nangabuwal na at hindi na nakaabot sa lupang pangako na ipinangako ng ating nakilang Diyos na buhay. Tanging si Joshua, si Khalid, at yung below 20 years old, pababa, mga inibig ko, yun lamang ang nakapasok doon sa lupang pangako na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Eh sa atin, hindi na yung kainaan, mga inibig ko, kundi yung heaven ang ating dinidesire na marating, mga inibig ko. Kung bakit tayo dumadalo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga inibig ko, kung bakit isinasagawa natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, nandun yung kasiyahan, mga inibig ko, yun ang ating minimithi, mga inibig ko, sapagkat hindi itong ating mundo, ang ating pagkamamayan ay sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang tanong, mga inibig ko, bakit ang mga Israelita nagreklamo? Kasi kinukontrol kasi sila ng Diyos sa kanilang mga pangailangan, lalo na sa pagkain, mga inibig ko. Sapat lamang ipinagkakaloob, mga inibig ko. Kung ating mababasa dito muna sa Exodus chapter 16, verse 4, kaya nilaman po. The book of Exodus chapter 16, verse 4. Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or no. God bless you, Pastor God. Dito po sa Exodus, kapitulo 16, versikulo 4. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, kayo'y aking paulanan ng pagkain mula sa langit, at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Ang tanong, sumunod po ba ang mga Israelita sa kautusan na pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon? Hindi po, mga iniibig ko, sapagkat ang kanila pa rin nasa ang kanilang sinunod, mga iniibig. Sinabihan sila na kumuha lamang na sapat na pagkain sa loob ng isang araw na yan, mga iniibig ko. Huwag lalabis. Pero anong ginawa, mga iniibig ko, ng mga Israelita? Kumuha sila ng omer ng higit pa sa kanilang kakainin. Maari, baka nag-reserve pa sila para sa midnight snack nila, iniibig ko. Oh, ganun, natural lesson ng tao, mga iniibig, na walang, hindi naglilingkod at sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon, yung kanilang sarili ang nasusunod. Walang contentment, walang kasiyahan, mga iniibig ko. So dito yung makikita natin, mga iniibig ko, ano nangyari, kinabukasan, hindi rin nila napakinabangan yung omer, mga iniibig ko, yung bread na kinuha nila, sapagkat ito po ay inuod, mga iniibig. Oh? So, dito makikita natin na talagang walang kasiyahan, kakontentuhan ang mga Israelita, mga inibig ko. Kaya ang mahal na Panginoon ay nagalit sa kanila, mga inibig. Kaya nga ang tanong, ano po ba yung babala o disadvantage, mga inibig ko, o warning ng banal na kasulatan na kung saan ay pag ang tao po ay walang kasiyahan o kakontentuhan, mga inibig ko. Ano po ba ang mangyayari sa kanila? Ang sabi naman na nakasulatan, ako na pang magbasa nito, mga inibig ko. Sa unang Timoteo, 6:9 hanggang 10, datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nanghuhulog sa tukso at sa silo at sa mga maraming mga pitang hangal na nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan.
Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. So ito pa lamang inibig ko. Ang magiging disadvantage, ito iba pa lamang inibig ko para doon sa mga walang kasiyahan o walang contentment mga inibig ko ng mga tao na kung saan ay sila po ay mahuhulog, mawawala sa pananampalataya, mapapahamak sila, mga inibig ko, sapagkat yung kanilang sarili pa rin ang sinusunod nila, mga inibig. Hindi masamang yumaman dito, mga inibig ko, sapagkat maraming pinagyaman sa banal na gawa ito ng ating pinakamamahal na panahon. At yung mga pinagyaman dito, mga inibig ko, ito naman po ay ginamit nila sa pagbabahagi na sa salita ng Diyos, mga inibig ko, nagbibigay sila ng mga special offerings, special pledges, at nakikibahagi sa bawat gawain ng ating pinakamamahal na panahon upang makapagdalapan ng maraming kaduluwa. Ang salapi, hindi masama, mga inibig ko, gamitin ito, lalo na sa pamamalakaya ng maraming kaluluwa. Ang lahat magsabing praise the Lord. Kaya, mga inibig ko, nangahulog sa tukso. At sila po yung nangalubog sa kapahamakan at kamatayan at nahiwalay sa pananampalataya. Kaya ganyan ang mangyayari, mga inibig ko. Pag ang tao po, lalo na ang ilang Kristiyano, pag walang contentment, walang kasiyahan, meron akong alam dati, may inibig ko, ito'y nawala siya, pero sa kabagay ng malo, naibalik din sa kabagay ng malo pa sa po ng panalangin natin, minamat ginagawa ng pastor. Talagang pinagyaman ng mahal na Panginoon. Eh, hindi na kontento. Yung Merkules, nalilate na siya. Then later on, pati Biyernes, grabing late na rin. Hanggang sa Merkules, nawala na. Biyernes, nawala na rin. Pagkatapos Linggo, nawala na rin. Kasi inuna na yung salapi, mga inibig ko. Umibig na sa salapi, hindi na sa ating mahal na Panginoon. Hindi na nakontento, hindi na siyahan sa ipinagkakalob ng mahal na Panginoon. Oh? Eh sabi ng banal na kasulatan, meron ka lamang pananamit, may pagkain ka, makontento ka na dyan. Eh ba siya, praise the Lord. Lalo na sa ating panahon ngayon, huwag mo nang isipin pa kapatid na magpakayaman-yaman pa, mga inibig ko. Wala naman problema sa iyo, mamang ka, mga inibig ko. Pero ang problema kasi, pag ang iniibig mo na ang salapi, mga inibig ko, mawawala ka, mawawalay ka sa presensya na ating pinakamamahal na panahon. Isipin mo, itong kapatid na ito ay may karandaman pang psoriasis, pinagaling ng dakilan Diyos sa buhay, sa panalangin ng tao ng Diyos, mga inibig ko. Hanggang sa totally, naging milyonaryo talaga siya hanggang sa nawala ng tuluyan, hanggang sa totally, walang inibig ko, nawala na rin lahat ng kanyang kayamanan. Buti na lang ibinalik ng mahal na Panginoon. 4 years or 3 years ago, sa krusada sa Baguio, andoon, nakita ko, ako'y kanyang binati, sabi niya. Sabi ko, akala ko patay ka na. Kasi may balita na matay na, mga inibig ko. Pero sabi niya, mabuti na lamang. Patuloy na nalalangin at iminimat, ginagana pastor. Kinahabagan pa ako na Diyos sa makabalik. Ano ba kasi yung praise the Lord? At sa ngayon, patuloy na naglingkod. Ando na yung kanyang kasiyahan. Sabi niya, hindi na baling walang kayamanan, brad. Ang mahalaga yung madama ko, ang matamis na presensya ng ating pinakamamahal na panahon. Ano ba kasi yung praise the Lord? Ngayon, ano yung pinagagawa ng ating dakilan Diyos sa buhay na dapat nating gawin upang yung kasiyahan, yung kakakontentuhan ay manalatili sa bawat sa atin hanggang sa pagkabalik ng ating dakilan Diyos sa buhay. Ano po ang sabi dito sa 1 Timothy chapter 6, verses 8, 11, and 12? Kaya nila naman po. First book of Timothy chapter 6, verses 8, 11, and 12. And having food and raiment, let us be therewith content. 11. But thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. God bless you, po. Dito po sa unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 8, talon sa 11 at 12. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. 11. Datapat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito,
at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuhan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinihayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Praise the God. Praise the mga kapatid. So praise the Lord. So ito po ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin upang yung contentment, yung kasiyahan ay mananatili sa atin. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamig at masiyahan na tayo doon, sabi ng banal na kasulatan, o di ba yung mga Israelita, mga inibig ko, hindi sila nakontento? O, kaya tuloy yung mana from heaven, mga inibig ko, ay inuod tuloy mga inibig ko dahil kumuha sila ng labis, hindi sila nakontento mga inibig ko, kumuha sila ng higit pa dun sa pangangailangan nila mga inibig ko. Kaya napakalaga ng pagsunod mga inibig. Kaya dito makontento po tayo, sabi ng banal na kasulatan, na kung saan ay isagawa natin ang lahat ng kalooban ng Diyos. So makontento po tayo sa lahat ng ating mga tinatangkili. Kung ano man po yun sa atin, pasalamatan natin yan sa ating dakilang Diyos sa buhay. Mamuhay tayo na may kabanalan. Lumaka tayo ayon sa katwiran ng Diyos. Sapagkat pero pag ikaw na mamuhay kabanalan, andun lagi yung kagalakan mo, kasiyahan mo na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Panghawakan po natin yung ating pananampalataya, yung ating kaligtasan. Andun po lagi yung pag-ibig natin sa ating kapwa-tao, may inibig ko lalo sigit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan na tayo natitiis, may inibig ko. Ano man po mga trials, mga kahirapan, mga problema, maging kamatayan, ito ay hindi makapaglalayo sa atin sa paglilingkod sa Diyos, bagkus patuloy natin paglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Andun po lagi yung pagpapakumbaba, yung kaamuan, maging magalang po tayo sa lahat. Ito'y tinuro sa atin ating dearly beloved person in the Lord. Kung paano tayo maging magalang sa lahat, lalo tigit sa ating pinakamamahala pa noon na pinag-uutangan na ating mga buhay, mga inibig ko. Kaya pag tayo po ay very humble, ang Diyos po ang magtataas sa atin. Kaya anuman ang iyong tinatangkilig, anuman merong kakapatid, hindi mo pwedeng ipagmamalakihan, mga inibig ko, kundi bagos ang mahal na Panginoon na may anin lahat ng akda na ating buhay, siya ang nagbigay sa atin ito, kaya lagi tayong magpakumbaba. Nandun lagi ang kaamuan. Nandun yung ating mga pagtulong sa mga nangangailangan, mga inibig ko. Fight a good fight of faith, mga inibig ko. Ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Yung ating mga nakamta na mga pagpala, yung kagalakan, kasiyahan natin, mga inibig ko, ipatutuon natin yan na sa gawain ng Jesus Medical Crusade International Ministry ay meron totoong pastor ng Diyos, meron totoong propeta ng ating mahal na Panginoon na sa kanyang panalangin, pag-ayuno, lahat tayo ay pinagpala natin mahal na Panginoon, pinagaling natin makaramdaman, binago natin mga buhay, nagkaroon tayo ng kapayapa sa puso't isipan, at ngayon, tagapagmana pa ng buhay na walang hanggang na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Evangelist Pesaro! So napakalaga, mga inibig ko. Yung kabutihan ng Diyos ay huwag natin kalilimutan. Ipatutuon natin. Huwag natin ikahiya magpatutuo. Bagamat minsan, masasaktan ka dun sa mga ibang taong na masasaka ka sa lumuha natin. Na talaga naman pong, pero huwag tayong maghimagot, mga inibig ko. Patuloy natin ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Ipaalam natin sa kanila na meron Diyos na nagpapagaling. Meron Diyos na nagbabago. Meron Diyos na nagpapala, mga inibig ko. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig, may pangako ang ating mahal para sa bawat sa atin. Ano ang kanyang pangako sa bawat sa atin? Kailanman hindi tayo pababayaan. Kailanman hindi tayo iiwan ng ating pinakamamahal para noon. Huling talata, dito po sa Hebreo 13:5, kaya nila naman po. The book of Hebrews chapter 13, verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. God bless you po. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kapitulo 13, Versikulo 5. Maging ang iyong pamumuhay ay hindi mapag-imbot sa mga material na bagay. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin na nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin,
sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo at yung pinakamamahal na Panginoon. So napakagandang pangako ng ating mahal na Panginoon na tayo po mainibig ko ay huwag iibig sa salapi o sa mga bagay na mga magpapag-input sa mga material na bagay sa mundong ito. Kundi bagkos, tayo daw po ay makontento sa ating mga tinatangkilig. Sapagkat kailanman lahat tayo ay naranasan natin ang dakilang pag-ibig, kalinga ng Diyos. Kailanman hindi tayo pinabayaan sa oras ng kagipitan, sa oras ng ating mga pangailangan, sa oras ng ating mga sakuna, nandyan lagi ang Diyos ay hindi nagpabaya. Hindi kailanman tayo iniwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya yung Diyos na nagpapala sa bawat sa ating may inibig ko. Ang gusto lamang na ating mahal na Panginoon na ating gawin ay makontento tayo. Masiyahan tayo sa lahat ng bagay na ating tinatangkilik, mga inibig ko. Sabagat lahat naman ng mga bagay nito, kahit nandito na sa iyo, lahat ng kayamanan, iiwan mo rin niyang kapatid. Sabagat during the rapture, wala ka namang madadala, mga inibig ko. Ang masama, kung maiwan ka during the rapture, kasama ka ng kayamanan mo. Kaya, mas ibigin natin ang ating pinakamamahala. Pero huwag yung mga bagay na mamatira sa mundo ito. Sabagat lahat ng mga bagay na mga nakita sa mundo ito, ito po ay panandalian lamang, mga inibig ko. Herbasyo, praise the Lord. Kaya may iniibig. Ang sabi ng balang kasulatan, tungkol sa kailangan sapagat aking natutunan ang masihan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Ano man ang kinalagyan natin ngayon, may iniibig ko. Sapagat hindi pa naman natatapos ang pandemic, may iniibig ko. So, barit kung tayo patuloy na magtitiwala sa sampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy natin makakamtan yung pangako ng Diyos plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya makontento po tayo sa lahat ng mga ating natangkilik. May pagkain ka, may pananamit ka, makontento na po tayo doon. Tayo po tayo tumayong lahat, may inibig ko. At minsan pa tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa natin papurihan ang ating dakilan sa buhay. Amen, praise God. At habang ating tinatawagan ating mga iniibig ng mga baguhan, mga bisita nandito po ngayon, tanggapin niyo po ng formal ang ating pinakamamahal na Parso Kristo, maging sa ating beloved webcast viewers, Amen, praise God. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang araw ng pagtanggap, habang ating pinakupuri ng ating mahal na Panoon sa papuring awiting ito, habang binibigyan pong pataon sa aking beloved ordained preacher, Brother Henry Fuller. Bless you to our beloved teacher, beloved dad, Brother Hill, Miss Lord. Ikaw ang buhay ko, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kahit ako'y nangamba, sa ikaw ay kasama, sasambahin paligid man ay madilim Jesus. Kabuti mo, mahal na Panginoon. Kahit may sulirat ang lagi kong tatawag, ikaw lang kahit may lahat sa akin, lalala, pag-ibig mo,
Marunong magpabaya sa kanyang mga anak. Ang mahal na Panginoon ay mayaman sa biyaya. Dahil yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Nais ng Diyos ipagkaloob ang masaganang pagpapala sa mga matatapat na mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Lamang kinakailangan tayo po ay marunong magpasalamat sa lahat ng bagay anuman ang dumarating sa ating buhay. Pagpapala o pagsubok, dakilang bagay o maliit na bagay ay ating pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat siya ang nagbibigay, siya din ang nag-aalis, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Kaya kinakailangan tayo matutong magpasalamat. Patuloy tayong maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ano man ang estado ng ating buhay, mga minamahal, praise God, hallelujah. Na kahit katulad tayo ni Lazaro, mga minamahal, praise God, hallelujah, nung si Lazaro ay kinuha ng ating mahal na Panginoon, dinala siya doon sa piling ni Abraham
doon sa paraiso na kailanman ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, doon ay wala ng iyakan, wala ng pagluha, wala ng karamdaman, wala ng pagsubok at kahirapan. Kaya mga minamahal, ang magtiis hanggang sa wakas, hallelujah, ang sabi ng Biblia, siya'y maliligtas. Purin po natin ang ating dakilang Diyos para sa ating mga minamahal na mga baguhan. Napakapalad po ninyo sa araw na ito. Ito ang araw ng kaligtasan. Ito ang araw ng pagtanggap. Iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon. Siya ang may ibig ng lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Maraming tao ngayon, mga minamahal, ang naliligaw ng landas. Maraming mga taong napapahamak na hindi nila nakikilala ang ating mahal na Panginoon. Subalit ikaw ngayon, hallelujah, na nandyan sa inyong tahanan, nanonood ng ating live webcast, hallelujah, maging sa ating mga minamahal, mga baguhan na kasama po natin sa lugar na ito, hallelujah, iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon. Na ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbalik loob sa Panginoon upang mangapawi ang inyong makasalanan at upang dumating ang panahon ng kaginhawaan. Praise God, nakikita ng Diyos ang ating paghihirap, yung ating mga pagluha, mga minamahal, praise God. Kaya naman, itong araw na ito, special na araw na inilaan sa iyo ng ating mahal na Panginoon upang tanggapin mo ang panang kaginhawahan na manggagaling sa ating mahal na Panginoon. Kaginhawahan ng katawan, kaginhawahan sa buhay, lalo't higit sa lahat, kaginhawahan ng espiritual na pamumuhay. Praise God, hallelujah. Magkaroon ka ng kagalakan at kapayapaan, lalo't higit sa lahat, ang kaligtasan, hallelujah. Kaya para sa aming mga minamahal, mga baguhan, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Nang sabi ng Biblia, sa lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa lahat lamang ng sumampalataya at tumanggap sa ating mahal na Panginoon, sila ang magkakaroon ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kaya sa araw na ito, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos, Panginoon at Hari ng iyong buhay. Meron pong apat na susi ang kaligtasan. Unang-una po ay pananampalataya. Nang sabi ng Biblia, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang lumalapit sa Diyos ay kinakailangan sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa lahat ng sa Kanya'y nagsisihanap. At yan po ang una niyong naisagawa, ang pananampalataya, dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ang ikalawa ay pagsisisi, makadiyos sa pagsisisi. Nang sabi ng banal na kasulatan, lahat nga ay nagkasala, walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kinakailangan ating pagsisihan ng ating kasalanan, sapagkat ang kasalanan kapag hindi pinagsisihan ay meron pong kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos sa walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, na kung ating ipapahayag ang ating makasalanan, siya'y tapat at banal na patatawarin tayo sa ating makasalanan at huhugasan niya tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Ang ikatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Para ganap na mapatawad ang ating makasalanan pinagsisihan, kinakailangan tayo po ay mabautismuhan. Ang sabi po ng mga Gawa 2:38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagtapos po ng ating banal na gawain, meron po tayong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po ito pag-anib sa panibagong sekta o denominasyon o relihiyon. Praise God, hallelujah. Ito po ay reglamento ng kaligtasan na ipinapasagawa sa atin ng ating mahal na Panginoon na kinakailangan tayo po ay may panganak na muli. Kinakailangan tayo'y mabautismuhan sa pangalan ni Jesus dahil ang sabi ng Marcos 16, versikulo 16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya pagtapos po ng ating banal na gawain, meron po tayong bautismo sa pangalan ni Jesus. Huwag po kayong uuwi na hindi po kayo nababautismuhan. Praise God. At ang pangapat, ang Diyos ang magsasagawa na tayo po ay babautismuhan ng Kanyang banal at santong Espiritu, sapagkat ang sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi siya sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na mga bisita sa mga baguhan, inyo pong itaas ang inyong kanang kamay bilang pagsuko at pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Tayo po yung manalangin, panalangin ng pagsisisi sa unang panalangin po ng ating minamahal, iginagalang ni Evangelista Wilde Estrada Almeida. Hallelujah. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na ito na aking napakinggan ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Ako po'y isang taong makasalanan
ako'y lumalapit sa iyo at ako'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga kasalanan. Simula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito, patawarin mo po ako, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking kasalanan. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Mahal na Panginoon, ako'y nanunumbalik sa iyo. Mahal na Panginoon, ako'y maglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ampu ng aking mga mahal sa buhay at isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami pong mananalangin para sa inyo. Opo, mapagpala po naming Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang panalangin po ng aming minamahal, iginagalang ni Evangelista Willie Estrada Almeida, ang huling propeta mo, mahal na Panginoon, sa kapanahunang ito. Dalangin namin, mahal na Panginoon, sa mga baguhan na tumanggap sa iyong banal na pangalan. Patawarin mo po sila sa kanilang mga pagkakasala, mahal na Panginoon. Pakalinisin mo po sila ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Dalangin namin, mahal na Panginoon, ito po ang pasimula ng kanilang paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Dalangin namin, mahal na Panginoon, iligtas mo po sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, O Diyos. Isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating mga minamahal, mga baguhan, dalawa na po ang inyong naisagawa. Kanina ay ang pananampalataya, ngayon po ang pagsisisi ng kasalanan. Ang pangatlo po, pagtapos po ng ating pananagawain, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kayo po ay magpatuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon upang kayo po ay babautismuhan ng kanyang banal at santong espiritu. At kapag nakumpleto po ang apat na reglamento ng kaligtasan, kayo po ay magkaroon ng kapangyarihan. Praise God, hallelujah. Kayo po ay lubos sa pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Ang iyong karamdaman na bunga ng kasalanan ay gagaling sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. God bless you po mga minamahal at mga minamahal. Tayo po ay dadako para sa ating mga prayer requests, sa ating mass healing, at ipinagkakalob ko po ang buong pagkakataon to our beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher. Praise the Lord, Henry, praise the Lord. Tayo po, mga minamahal, magkaisang dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Magsisimumun tayo, mga minamahal, bago po natin hilingin ang lahat ng ating pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Huwag po tayo mag-alinlangan ni katiting, mga minamahal, sapat narito ang ating mahal na Panginoon upang tugunin ang ating mga dalangin sa paunang dalangin ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Mapagpala po namin, mga Diyos, na mapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, sa paunang dalangin ng aming kagalang-galang mahal pastor, Evangelist Waldez Rod Almeida, your entire prophet, natin po kami sa iyong panalapaanan, malapin lubos na nagpapakumbaba, O Diyos. Sama kami na sumpungan sa iyong pagkukulang, pagkakasala. Patawarin po ang bautisa sa amin, malapin na tulungan mo kami. Sa katuparan po namin lahat mong kautosan, malapin noon. Hallelujah, pagkalooban mo kami, malapin na sakdal ng pananampalataya sa iyo, Diyos. Sa pangundalangin amin, maginagal, malapastor. At lubos sa aming pasasalamat sa inaalay po namin ang dakilang pasasalamat, malapin noon, sabat nagkalo ka ng totoong mga magulang sa iyo, mahal na Panginoon, ang buong katotohanan, at narito kami ngayon, mahal na Panginoon, lubos mong pinagpala sa lahat ng pinagpala, mahal na Panginoon, at ang patuloy na kalakasan namin ang ginagawa, mahal na Pastor, na wala ng children, mahal na Panginoon, at binubuhos mo, mahal na Panginoon, lahat ng pagpapalang spiritual, physical, material, pagpapalang pinangako mo, mahal na Panginoon, alang-alang sa kaligtasan ng buong mundo, mahal na Panginoon, mapatuloy na may papangalag isang ebanghelyo, may kapangyarihan. Thank you so much, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Purihin yung banal na pangalan. Mga minamahal, ilayans po natin ating mga sarili. Hallelujah! Isang kamay sa ating ulo. Ang kabila sa parte ng katawan na may karambaman. Isipin din po natin our beloved pastor, Benches Bode Estradomedo, naglayans po sa ating mga loved ones, sa lahat mga kapatid ng buong Pilipinas, buong mundo. At sawayin po natin, cast out po natin lahat mas mga spino, karambaman, problema, mga bisyo. Sa pangalan ni Jesus, di ba sa cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS. Hallelujah.
COVID-19, homosexuality, lesbianism, mortal problems, financial problems, unbelief and doubts, vanity, glory, pride, lust, covetous, this materialism, cast out, hypertension, cast out, cast out, cast out, in the name of Jesus, be healed, be healed, be healed. Hallelujah, problems are solved right now in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, be blessed in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin yung panalapangalan, malapanginoon, sa katugunan mo po sa lahat ng ngayong nadalangin. Sabot narito ang totoo mong propeta, malapanginoon, ang panalangin nakakabot dyan sa iyong panalaturo. E bilang pasalamat sa ating malapain, mami na pagpupuri, pagluwalhati sa kanyang panalapangalan ng lahat ng biyaya na ating hilingin sa ating malapanginoon. Ngayon ay nakamtanap po natin muli, mami na mahal. Hallelujah, tayo po ay magbabanggit ng a million times sa pagpupuri sa ating malapanginoon. Ang hallelujah, praise the Lord, napakamakapagandang salita, mami na mahal. Tatlong beses, sabay lukso. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you so much. And we love you so much, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Glory ng ating mahal na Panginoon at narito po ating beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon, for our announcement. Amen. God bless you po, ordained preacher, beloved Ralph Blanco. At mga minamahal, bago pang ating panalangin sa pagkatapos sa pamagitan ating minamahal na kapatid, mga minamahal, ay patuloy po ang payaya po mula sa ating ginagalang minamahal Evangelista, Wilde, Suara Almera, all of God's and Saint Prophet, the beloved Almera family po, sa lahat-lahat po ng mga Kristiyano po at sa inyo po ang minamahal mga webcast viewers po. Inyo po ang subaybayan ng ating pong central live stream. Mapapanood niyo po ang Jesus Miracle Crusade through FB page, JMCIM Central Live Stream at sa ating rin pong YouTube account, JMCIM TV tuwing Miyerkules po, 12 noon up to 5 p.m. At same time din po kapag Friday, 12 noon to 5 p.m. At kapag Sunday ay maghapon po from 10 in the morning, 10 a.m. up to 4:30 in the afternoon, mga minamahal. At inyo rin pong subaybayan, iba rin po natin mga official church social media pages po for fresh announcements. Ang ating pong TV program, ito po ay sa PTV Channel 4. Yan po ay sa Sabado ng gabi. Nag-start po yan, 10:30 p.m. up to 12 midnight, 1.5 hour, ating pang TV Crusade sa Channel 4 at ang ating pang radio program, mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour ay gabi-gabi po natin na mapapakinggan sa DZME, Radio 1 po, 1530 po, 1530 kilohertz AM on your radio dials Mondays through Saturdays, 11 p.m. to 12 midnight. At ating rin pang inyo rin po mabibisit ating po website www.jmcim.org at maaari din po kayong tumawag sa magnanais pong magpapanalangin po o humiling po ng pagpapayo for prayer and counseling. Mga minamahal, inyong i-dial ang linya ng ating po mga telepono 8372-9194. Naka-flash po lahat yan. 8375-1140. Inyo pong ilista, i-jet down nyo po, mga minamahal, upang kayo po ipatuloy po makasubaybayan ang ating pong banal. 8375-1148 for prayer and counseling at sa ating pong patuloy na pagkakulupon at ating pong mga pledges, vows and tithes and offerings. Maaari po sa ating pong church bank account sa Banco de Oro, Fairview Branch. Ito po isa pong savings account. Savings account and the number of this savings account is 000-3902-68577. Ang pangalan po niyan, the account name is the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry or Jesus Miracle Crusade or the acronym JMCIM or JMC, mga minamahal. At kindly rin po, mga minamahal, makisuyo po sa ating pong pagparito po ay magdala po tayo ng ating kani-kani mga plastic po or every family, mga minamahal, para yung mga mumu po ba, yung mga dumi na maliit po natin na ating pong ano, iya, doon po natin isisilit po sa mga plastic na yan na ating pong dinala, doon po natin ilalagyan para kung paano po napakalinis ng ating pong ginagamit na lugar, ay ganun rin po paglisan po natin. At yung mga plastic na yan, inyo pong dala, naroon po yung mga mumu, mga normal, ay inyo pong isalansan sa isang lugar po yan. Meron po tayong mga trash bins po yan, provided po ng ating pong banalagway. Tayo na po ito maya habang atin na pong magkalabang lahat ng panahon sa manguna sa panalang sa pagtapos, beloved Brother Leo, my beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Ordained Preacher, Dr. Rick Alarcon, purihin pong ating mahal na Panginoon. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat,
sa matamis mong pangalan aming pinakamamahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, your end-time prophet, O God. Salamat po sa matagumpay na natapos ang iyong banal na gawain na lubos mong pinagpalat nilangisan maging sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. At higit sa lahat naming pinasalamatan ang pagkilos ng iyong banal na presensya na iyong ipinadama ang iyong banal at matamis sa bawat isa, mahal na Panginoon. At sa aming pag-uwi, ingatan ang bawat isa, pagkatingin na maluwalhati sa aming mga kanya-kanyang tahanan na malayo sa anumang uri ng kapahamakan, maging ang aming mga iniibig na mga kapatiran sa anumang dako ng daigdig na ito, pag-ingatan mo po, maging aming webcast viewers, ito ang aming samot dalangin sa matamis at sa magkapangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of my sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Sa Panginoon, O mahal kita sa Panginoon, nakikita ko sa iyong mata, O mahal kita sa Panginoon, O yes, I love. I love you with the love of
sa ating pag-uwi, praise God.